Hi, Kuyang Sir, ating sis. Welcome back. We're here at XO Armoring Company located at Marcos Highway, Cainta, Rizal. So, silipin natin yung first delivery ng Toyota si Kuya na high... This unit is assault rifle protection. So ito yung ginawa ng XO Armoring dito, no? And silipin natin ulit kung ano yung mga features po ng level B6 o assault rifle protection. So silipin natin yung loob na ginawa ng XO Armoring Company Inc, no? So ever since ang ating mga pinto na pag-aang buksan, yan po yung mga bagong features natin, no? Yan po. So sakyan natin yung auto. So kung makikita niyo yung features ng ano, no, ng Toyota Sequoia, no, napakalaki ng mga monitor niya rito. Ito yung mga monitor, no. At saka po yung ating pong engine nito is 3.4 liter na B6 lang, no? Pero ang horsepower niya is 437. So ibig sabihin kayang-kaya ho ng makina yung added weight natin. So ito assault rifle protection. Level B6. Every time na sinasabi, discuss po natin, no, yung level B6 natin, ang thickness is around 40mm. Lahat po ng salamin natin is 40mm ang kapal niya kasi design po to sa level B6 o assault rifle protection. So ito, no, kung makikita niyo, lagi natin lang pinipictures din to, no, yung ating pong mga overlapping, yung ating pong mga bullet catcher, lahat po yan eksakto po yan dito po sa ating mga salamin. Yung ating pong mga hinges po, fabricated po yan, lahat yan bago. Yan po yung mga hinges natin, mga fabricated po yan. So makikita ko ninyo, no? At saka ito po yan, makikita nyo kahit dito sa likod na area natin yan, no? Mas keep namin yun, no, na fabricated po yan. So, the reason why we fabricate the hinges, para mas madali po tayong makapag-adjust ng mga alignment. If in case dumating yung panahon na naluma siya, ang gagawin po natin, madali po tayong makapag-adjust dahil meron po tayong fabricated and then also yung mga reinforce po sa loob niyan, sakto one po yan, nakakapag-adjust po tayo. Kaya, no, dito, no, sa atin pong mga portion po ng mirror area, no, may armored po tayo dyan. Ito, makikita po ninyo, no, yan po, meron po tayong overlapping. So, yan po yung mga kasama po dyan sa ating armoring po. And in terms of power window po, no, mabilis pong bumabaho yan. Hindi yan ordinary motor po, na ang motor po natin is galing Germany. So kung lagi natin pinapakita po, no, ito po lagi, no, para makita po ninyo, ayan po ang kapal po ng ating glass. Almost 2 inches po yan. Yan po ang assault rifle protection. Okay, ngayon, panakita nyo yung pag-angat po yan. Ayan po. Kung why the reason kailangan bumaba po ang bintana, no, if in case po nga, mawalan po tayo ng aircon, so hindi po tayo suffocated sa loob na sobrang init, at least during travel time, may hangin po na papasok po sa atin. And then comes up checkpoint po, no? Pag hindi tayo sigurado na talagang legit po yung checkpoint natin, pwede po natin siyang ibaba po na ganyan at kumausap lang ho ng ganyang kababa and turn on the light po. So malaking bagay po yan para hindi po tayo mapasok. Kahit i-shoot na po nila yung baril dyan, pwede po natin masalag po yan, paangat at iangat po yung ating power window. Kasi po kung ating pinto po, binuksan po natin, no, ng parang ganyan po, no, ibig sabihin po, wala na ho tayong pwersa para ipigilan po yan para hatakin nila. Kumbaga, lahat po nung weight niyan, kaya na ho niyang hatakin ng tao palabas. Kaya yan po yung mga added features po na ginagawa natin. Bakit operable po? The operable is left and right po yan ng front. Parehas po yan, operable. Bumaba po yan ng mga 5 to 6 inches, depende po sa auto. Yan po. Dahil kasi yung mechanism po niya na original, nag-iba-iba rin po. Ngayon po, no, punta po tayo sa likod para makita naman natin yung ibang features po ng ginawa, no. So, tulad po dito, no, halos lahat po ng ginagawa po natin na bulletproof, lahat po ng likod po natin na doors po, fixed po yan.
for VIP purposes, para po kung sakali pong may maipag-usap po, the driver and the bodyguard lang po. Ang VIP po secure na secure dapat po siya. Dito, no, yung trimming po natin, no, kahit po nakabalik po yung parang ating curtain, eh, hindi natin pwedeng ibalik kasi po masyado pong nakadikit na po yung ating mga curtain holder doon po sa ating glass. So, binalik po natin siya para lang ho, ang original looks po niya yun pa rin naman po. O, hindi naman siguro masyadong importante po yung curtain. So, punta po tayo sa likod ng sasakyan, no. Itong car na to, no, supposed to be is operable po to, pero request po ng customer, ilagay po yung armored natin dito sa hatch door. So, kaya po, ginawa po natin, as request of the client, andito po yung ating armored glass. And then, ito po yung mga catcher po natin. And then, ito po yung pintuan natin. Ito, no, makikita ho ninyo, no, meron po tayo dito ng gun port, no, na kung gusto nyo pumutok going out, pwede po kayo pumunta dito. Since may armor po tayo, may protection po tayo dito, no. So, yan po yung purpose nyo. Ito lang, kahit tingnan nyo nyo, mapapansin nyo, no, since half lang po yung armor natin, magaling din po siyang buksan. Kahit po wala tayong mga gas shocks po doon. So, manual lang po ito. Tinanggal lang po natin yung automatic door niya. So, manual natin isasara at ibubukas ito. Pero yung vacuum niya to close the door, andyan pa rin po. So, same as features po dun sa left side natin, no? Na rear. Same din po yan. Ayan po, assault rifle. Hanggang po sa pinto natin, ang ating pong steel is 6.5mm po with Kevlar po, no? And then, ang roof po natin is around na 3mm po. Kasi wala namang puputok sa inyo ng direct hit po dyan. Puro naka-slantang po. And the floor armor of this unit is a Kevlar blanket. Yan po yung nakatago dito sa ibabaw. Easy access po tayo sa lahat, pati electrical. Nasa ibabaw po ang mga electrical. Sa ilalim po, wala po tayong kailangan intindihin. Dahil kasi po, pag may problema po, wala tayong kailangan tanggalin ng bakal para i-fix po yung mga problem po sa ilalim. So lahat sila po nandito sa floor natin. Same din po to, sinasabi ko sa inyo kanina, operable po tayo rito, no? Ayan. Ayan, makikita ho ninyo, no, ito yung sabi ko yung buo ho yan na nakakover dito. Protection po yan para hindi ho tayo malustan ng bala going from outside papunta ho dito. So may armored po yan. Sakto lahat po yan. Sa atin naman suspension, no, we upgrade the suspension. So pinapalitan natin yung ating shocks and coil spring. So lahat po ito, nakapalit po yan, rear and front po, para po yung ating pong eksaktong height niya is the same as before. Even yung looks po ng auto natin, same as before, inside or outside. Hindi natin na nakikita, no, meron po itong palaman po sa loob na run flat. You can run up to 50 kilometers depending sa road condition. Para po yung donut, pero ang height po nun mahanggan dito po. Okay? Hanggang dyan po sa loob yan. Para ho makalayo tayo ng mga 50 kilometers. At saka po, para po may play po ito. Para pag nalubak po tayo, meron pa po siyang play. Ngayon po, no, silipin naman natin yung loob ng ating ginawang armor, no. Buksan natin yung hood para makita natin. Ito po yung ating pong loob, ano. Napakaganda po. Air Force Max po yung nakalagay po dito sa ating auto, no. Yun po yung engine po ng Toyota Sequoia na 2024 po. Kung makapasin po ninyo, no, ito po yung mga fuse box po natin, yung mga fuse box po natin dito, yung mga computer box po, yan po, naka-cover po ng armored yan. Dito naman po sa ating harapan po, meron po yan nakatago na ram bumper. So, yan po yung mga auto po na ginagawa po natin. No? By the way, no, baka makalimutan ko lang, ito pong portion na to, may armor plate din po yan. Dito po. Kaya po yung engine area natin ay protektado rin po yan dito. Siguro maganda nito, ano, no, since this is the first time na ginawa ni Exo Armory na assault rifle na si Koya, i-test drive natin para ma-feel naman natin kung ano yung ride na meron siya. Yung comfort and power. Tara! Tingnan nyo, no, kung makikita ho natin, no, meron na tayong rear camera ho dito. May rear camera pa ho tayo dito na naka 360 siya. Kita nyo lahat. Kaya may mga dumadaang bata po. Plus meron pa akong camera dito. Sobrang ganda ng features nito. And sobrang luwag yung tong otong to. Ito, no? Test drive tayo, no? Ng maigse para ma-feel lang natin. Sabi yan, naramdam natin yung power niya. Kahit may added weight siya ng 900 kilograms, sa laki ng auto, parang hindi ramdam ng kotse. Dumadamba-damba siya. Ganda. Okay, no? Malakas siya. Pero yung ride niya, no? Yung comfort ng ride niya, napaaganda. Ilang yung tayo maka-andar ng mabilis kasi po, medyo traffic. Pero yung ride, yung comfort, okay siya. Power, okay siya. Maximum yung na-drive natin sa otong to,
pero feel natin yung power niya, yung ride niya, ay yung comfort po, napaganda. Ito no, makikita natin, no, kahit na paabante tayo, no, marami niyang camera. Kami niyang features na makikita mo kahit itong side na to 360 pa rin habang nagdo-drive ka. So kitang-kita mo yung parating ng mga sasakyan. And then yung ating front camera naka-on din. Ngayon ito po eh sa likod po ito. Ang tingin mo po, kitang-kita mo lagi yung iyong ano, rear na mirror, rear ng mga sasakyan. O nga pala, shout out tayo sa mga kuyang natin ng NCRF. Ayun po yung mga ating lodge po, eh, Pasig 409, Katipunan Lodge. Marami po tayong lodges yan. Andyan po yung ating Commonwealth, Masonic Lodge, Mandaluyong Masonic Lodge, PM Calo Masonic Lodge, Juan Sumulong Masonic Lodge. Yung iba mga naalimutan ko dyan, napakadami po. We have 14 lodges dyan. I-shout out natin next time po yung mga ibang lodges na under NCRF. Maraming salamat po pala. Don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel, Kuyang Robert. And meron po kayong mga question, you can call me at 0917-837-3099. Thank you and God bless.